nakapambahay ka lang. Nakapantulog ka lang. Dal-dal? Dal-dal-dal-dal naman yan. Ha, dal-dal naman yan. Lala-lala-lala. Saya-saya. Lala-lala-lala. Lala-lala-lala. Ang ano niya? Jolly ka ngayon. Oo. Jolly ka ngayon? Sige nga, paano? Paano ngayon, ano? Awa naman. Ay, ubo. Hi vlog, welcome to my guys. Ang hirap talaga daw may sakit yung mga bata. Hindi lang halata talaga may sakit si Hiro, pero may sakit yan si Kaubo si Puno. Narinig nyo kanina lakas ng ubo. At ayun na nga, sobrang daming pila kay Doc Pa. Kaya ang ginawa ko na lang is, may wedding cake pa ako nito. Tumawag na lang ako kay Ronron. Sabi ko, alam ko naman na kaya to ni Ronron. 11 kasi ga ito ga. Tapos, tawag dito, si Ronron naman ay, may 12 kaming cake. May 12 pa kaming cake. Kaya sabi ko kay Ronron, tinawagan ko agad si Ronron. Kaya sabi ko, ga, kung kaya mo ba mag-ano. Pero kaya niya naman to, alam ko. Kasi before naman, kapag sobrang daming wedding cake, siya na yung naglalagay ng iba, ay ng ano ng frosting sa ibang wedding cake. Tapos ako na lang yung final touching. Halimbawa, pinapakinis ko na lang. Kasi hirap na hirap yan sila ga sa ano, sa tawag dito, sa, dito sa side ng cake kapag nakaganito. Mahirap kasi ano, ipakinisin talaga yung cake kapag nakapatong-patong na yung stacking. Siguro yun din yung kagustuhan, gusto ng iba na kapag nag-stacking sila ng cake, kinuprostingan muna nila para yung side, yung sharp edges ay nakukuha. Tapos sa amin naman dito is medyo mahirap. Kung hindi ka talaga sanay, mahirapan ka talaga magkuha ng gilid-gilid talaga dito. Tapos ayan, sabi niya nga sa akin, nahirapan na ba ako tinang ano yung tawag dito? Nahirapan na ba ako mag, anong tawag dyan? Magpakinis yung gilid. Inabot ako ng basta ano, kulang-kulang 30 minutes. Ganyan, kulang-kulang 30 minutes siya at ayan na tapos niya tong wedding cake na to. Pero mabilis na yun ha sa tutor wedding cake. Siya na nag-stacking ga. Sabi ko kasi lahat ng cake kapag nilagay ko na sa group chat namin is the stacking niya na yan. Alam niyo na yan kung anong gawin. Tapos nalagay ko na yung sizes, yung dami, yung edible yan. Sabi ko maasahan talaga tong bata na to. Tapos ayan na, kaya sabi ko sa inyo ga pala, asawahin nyo na si Ronron. Naghahanap po siya ng pangalan na Joy. Joy, sobrang saya ko. Joy, baka naman. Sobrang mahal kita, Joy. Miss na miss ka na ni Ronron. Pagbigyan nyo na to, ano ko, pinsan ko ga. O, panawagan dyan. Sa mga Joy dyan, Joy ang pangalan. Miss na miss niya na raw ga. Baka may mga single ladies dyan. O, si Ronron, pwedeng-pwede. Full package yan ga, marunong magluto. Marunong magwalis. Marunong maglinis ng bahay. Grabe yung kalinis. Tingnan nyo yung kusina namin ga, oh. Hindi niyan iwanan na may mga nakapatong-patong yan dyan. Kailangan malinis talaga. Marunong mag, ano pa ba si Ronron? Marunong magawa ng cake. Oh, lahat-lahat talaga alam niya yan kung paano ako magawa ng cake. Kaya alam niya rin yan. Ano na agad, may negosyo na agad kayo ga. Ano pa ginahanap ninyo sa tao? Yung lasinggero? Or ginapagsilbihan nyo. Siya, kayo pa ang silbihan nito ga ni Ronron ga. Yung binta pala, yung pinsan ga, ano yung binta. Kay 30 na ata to si Ronron. 30 na ata tong bata na to. Oh. Wala pa yan, no boy, no girlfriend since birth yan ga. Kasi alam niyo kung bakit. Laging sa bahay lang yan, sa loob lang yan ng bahay. Hindi yan nagalagaw-lagaw, hindi yan nagapunta kung saan-saan. Magpulakan man yan siya dito, halimbawa dito siya sa bahay. Mag-apat na taon ata dito sa amin si Ronron, kay sa amin ni kuya niya. Tapos, sa paalam lang yan siya ga, punta muna ako, tiki lang mama Lily. Sa bahay lang rin ng mama ko. Punta lang yan siya, muna ako kila Papa Emong. Yan, punta lang siya kay Papang. Kaya sabi mo sa inyo ga, kung sa asawa, grabe ka, swerte niyo na dito sa bata na to ga. Tingnan nyo kung gano'n siya kabaskugan magpakinis ga. Diba? Ano pang hanapin nyo? Full package, may negosyo ka na agad. Kaya sa mga aspiring baker na pangalan ay Joy, please, punta na dito ga. Ayan. Yan lang. Tapos ang gamit namin dyan, syempre, whipit ng Baker's Field. Walang iba kaming ginagamit na mga, tawag dito, whipped cream or frosting. Kasi, frosting. Nakaraan kasi kami nag-comment, frosting daw. Basta ganun, yung ano niya, inaasar niya ako. Hindi man ako maasar dyan. Kaya ganyan talaga kami magsalita, matigas talaga. Wala na akong magawa dyan. May sadyang mga tao lang talaga na perfectionist. Tsaka sobrang, ano ba, yung sobrang maalam na kapag ano, wala na sa lugar yung mga ano, wala na sa lugar kung paano mag-correct sa tao. Kasi ikaw nga, binayaan ka ng magaling ka magsalita, magaling ka mag-English. Pero kung makapag ano ka sa tao, yung makapanglait ka sa tao, sobra-sobra. Diba? May mga ganong tao eh. Dapat pasalamat ka kay may talent ka na ganyan. Yung iba naman niya, yung mag-correct ka, actually maraming beses na yan. Mula yung college ako, kaya syempre galing kami sa bukid. Tapos syempre yung mga salita na yung matigas. Tapos yung pagka, ano talaga, hiligay nun talaga na tigas. Pinagtatawanan niya nila ako, ga. Pero okay lang sa akin. Wala naman masama. Sabi ko nga sa kanila, swerte nga nila, magaling sila sa magsalita, magaling sila mag-ganito. Pero may time talaga na, di ba, may mga tao talaga na gano'n na hindi nila nararamdaman kung anong nararamdaman ang sinasabihan nila. Pwede naman na, tart, ganito tart.
ganito, ganito, di ba? Dapat i-ano nila ba, i-truan ang tao. Kaya ako ga, yung mga basic lang ba na kaya ko lang, pagka nagkakamali si Ron, gaganito yan ga o pagsalita. Ganito, ganyan, di ba? Yung iba kasi ga, tawanan ka pa talaga. Maraming beses ako na-offend sa ganyan. Pero anyways, ganun talaga ang buhay. Kaga, dumating na kami ga, kasi nga tawag dito, hinahabol ko, actually nalito ng parang 30 minutes bago namin na biyahe, ay na, ano sa tawag dito. Yung kasi ga may sakit, tapos nakaschedule siya kay Doc. Tapos tawag, wala nga dito si Doc pa anong time na to. Parang kareliever niya na doctor ang nag-check kay baby. Tapos pinalo up na lang namin ulit si baby. Then ito na, yung kulay nito is parang ano siya, green na moss green, dark green, army green. Yung mga ganyan-ganyan yung kulay niya. Tapos yung ano niya, yung dahon niya is parang hindi ganun siya ka, yung design niya hindi siya ganun ka, ano ga, ka, yung mahirap gawin, alam niyo yon, mahirap lang talaga mag-provide ng mga flowers. Ay, ang pinakamahirap pala is dahon. Pero ang kagandahan lang talaga guys, may sarili kasi akong tanim ng mga edible na dahon, kaya nagagamit ko siya. 'Di ba? Gaya ng edible naman yung ano yung kalamansi, 'di ba? Malunggay, yung Chinese malunggay before, 'di ba ginawa ko, nilagay ko sa cake. Ay, hindi ko pa nakikita, hindi ko pa na-share kasi sa dami ng content ko, sa dami ng cake, hindi ko pa na-edit kasi sobrang dami talaga. Pagdating ko nga diyan, nagtatawanan sila sa amin na, "Te, si Kuya Ronron, natagalan ng ganito. Malapit na mag 30 minutes, hindi niya pa natatapos yung ganito." Yan, sinusumbong sa akin ni Pring-Pring tsaka ni Popeng. Alam mo naman 'yon, mga star talaga. Sabi ko, okay lang yan kasi nga ilalagyan ko pa yan ng kulay, sabi ko. Tapos ga, ang kinuha ko, ga, alam mo kung ano dyan, kasi green nga ito siya, green. Itakot ako maglagay kasi ga ng mga ano, ng mga halaman na, or mga dahon na hindi siya edible. Kasi nga, diba, ayoko naman makadisgrasya ng tao, ga. Kaya ang ginagawa ko, ga, is kumuha ako ng kalamansi. Tanim ko yan, ga, yung kalamansi. Alam nyo naman, mahilig ako magtanim. Ang ginawa ko dyan, ga, is kumuha ako ng kalamansi at yun ang ginamit ko. At least, alam ko sa sarili ko na, alam mo yun, na safe yung ano mo, yung cake mo. Tsaka, may deliver mo ba na wala kang pangamba? Kasi may iba kasi na hindi ka sure, tapos nilagay mo doon sa cake, nangangamba ka kay baka mamaya makadisgrasya ka ng tao. Katapusan talaga ng negosyo mo, ga. Kaya ito, ga, yung isang plano ko, ga, ngayon is pupunta ako sa mga tawag dito, sa mga tindahan ng bulaklak, tapos hahanap ako ng mga edible leaves na pwede sa, diba? Maniwala kayo, kalamansi lang yan, diba? Oh, ang ganda na niya natingnan. Tapos syempre may mga roses lang siya na fresh. Mukha nang mamahalin kahit papaano yung cake natin. Pwede na nila kainin niya yung dahon ng kalamansi, tapos magluto sila ng biko, magpag-uwi nila sa bahay nila. Diba, mayroon na silang biko, nagamit pa nila yung dahon ng ano natin, kalamansi. Tapos yung mga parang ting-ting-ting-ting na yan, ga, binili ko lang rin sa flower shop, parang mamiso isa lang yan, ga. Tapos yung mga, yan o yan, yung mga tangkay-tangkay na yan, para lang mukhang gubat yung cake, dyan lang rin yan sa bahay. Gusto ko lang sa inyo i-share yung masaya game, ang gagawin nyo lang, napakadali lang. Dati si Andrew Nunes, naglaro kayo, ako naman ang naglaro ng masaya game. Okay, ikwento ko sa inyo kung paano din yung gawin ito. First, pindutin nyo yung link doon sa comment section, ilalagay ko sa comment section, ga, ko, yung link lang, pindutin nyo, tapos i-download nyo lang our apps na masaya game. Pagkatapos ninyo i-download, ang gagawin ninyo lang, ga, is ilalagay nyo lang yung cellphone number nyo, password. Pagkatapos ng password, yung inyong referral ID, at saka pagkatapos ng referral ID, ay pipindutin nyo lang yung confirm. Pagkatapos ng confirm, lalabas na lang, ga, at nalabas na agad, at papapilian nyo dito kung ano yung mga game na gusto nyo. Ang daming mga game dito, ga, mayroon dito, at pinapaborito ko na dito, yung color game, kasi napakadali siyang laruin, at mabilis kang manalo, di ba? Try nyo yung color game, ga, pwede kayo, ga, pwede kayo, halimbawa, kung gusto nyo maglaro, pwede kayong kumuha ng pera sa Gcash nyo, mag-cash-in kayo lang, ga, tapos pwede nyo lagyan, mayroon 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, hanggang 10,000, pwede kayong mag-cash-in na, ga, doon sa masaya game. Tapos pwede kayong maglaro hanggang sa manalo kayo. Paglaro kayo at nanalo kayo lang, ga, pwede nyo agad i-withdraw yun. Kapag na-withdraw nyo ang pera nyo, pakumbili nyo lang agad ang mga ingredients. Ano pang inaantay nyo, ga, laro na tayo ng masaya.